Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po tayo ngayon sa ating halaman na kung tawagin ay sampalo. Ito po ay tinanim ko lang dito sa isang timba sa kadahilanan na mahalaga pala ang sampalo sa ating isa pang araw-araw na pamumuhay. Ito po ay maaari nating gawing alternatibo sa pagkakape sa umaga at isang kapaki-pakinabang na puno ng sampalok o ang maging ang dahon, maging ang bunga, maging ang bulaklak ay napapakinabangan po ang sampalok. At ito rin ang ginagamit na pang-asim sa mga pagluluto at sagana sa protina na sangkap sa ating pagkain. Ito kahit ganito lamang po kataas ang ating sampalok. At bago ko po lahat ilahad sa inyo kung ano ang mga benepisyo ng ating sampalok, ay nais ko pong hilingin sa inyo na at sana panoorin nyo mula umpisa hanggang sa matapos. At huwag na rin po ninyong kalimutang mag-subscribe kung maibigan nyo ang ating video, ang ating tutorial kung paano ang benepisyo ng ating sampalok o tamarin. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-share. Tara na. Maging matalino tayo sa buhay upang ang lahat ay maging mukhang malusog at manatiling maayos ang pakiramdam at mabuting pagtingin nang hindi nawawala ang magandang panlasa sa buhay. Kahit na ang integral ay isang kahangahangang tagumpay na nagpapasaya sa iyo sa madaling at panatilihin ito. Kung gumagamit kami ng malusog at masarap na pagkain sa aming gawain upang mapabuti ang kalidad ng buhay na may masarap na pagpipilian, magiging mas madali itong panatilihin ang mga pagbabagong iyon, hindi bilang isang bahagi ng isang dieta, ngunit bilang isang pamumuhay. Katulad nga nito, mayroon tayong sampalok. Ang sampalok ay isang prutas mula sa pamilya ng mga legume at ang puno nito ay lumaki sa mga tropical at subtropical na lugar. Marami itong pangalan, ngunit ang salitang sampalok ay nangangahulugang katawagan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Ito ay higit na ginagamit sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa lasa at maraming benepisyo para sa kalusugan. O narito ang mga sumusunod na dalhin namin sa iyo ang ilang mga pinakamahalagang katotohanan tungkol sa mga katangian ng sampalok. Mga nutrisyon, malinaw na sa kung alin mga nutrisyon ang pinakasagana sa sampalok upang maunawaan ng mas mahusay ang maraming mga epekto nito. Sa panukalang, ang porsyento ng inirekomendang pang-araw-araw na paggamit sa 100 gramo ng sampalok na dinurog. Una, calcium 7%, niacin 12%, vitamin C 6%, magnesium 23%, potasa 13%, iron 20%, phosphorus 16%, vitamin A 1%, pandieta hebla 13%. Ang sampalok laban din naman sa mga sakit na TB o pagtatay. Sa katutubong gamot, ang exative effect ng sampalok ay medyo kilala na marahil ay pinakamahalagang paggamit na binibigay ng mga sinaunang kaugalian mula sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa dahil sa mahalaga ngunit hindi labis. Na mahalaga na nilalaman ng hibla sa pandieta, potasa at tartaric acid
Nagtataguyod ito ng defecation sa mga taong may talamak na pagdudumi sa kaso ng pagtatae. Iminimong kahi na gamitin ang mga dahon ng halaman ng sampalok at mainam na ilaga at gawing alternatibong pangtsa sa umaga. Mabuti laban sa pamamaga. Hindi lamang ang bunga at gayon din naman ang mga dahon. Nagkakalaman din ng isang mahusay na alternatibo laban sa mga nagpapaalab na proseso. Pati na rin ang mga pinangalanan na mababang grado ng pamamaga ay mabisa na pampaimpis ito. Ang huling isang mahalagang dahilan dahil sa dahilan ng karamihan ng mga malalang sakit. Marahil ang epekto ay hindi ang pinakakilalang kilala o mahalaga mula sa mga benepisyo ng sampalok. Ngunit ito ay kapaki-pakinabang upang dagdagan ng taramid juice o tsaa gamit ang walang sukal o pulot kung kinakailangan para sa inyong pang-araw-araw na pag-inom. O magandang antisipiko, ito ay isa pa sa mga pinakalumang gamit na ibinigay ng sampalok sa kasaysayan dahil sa napatunayan na ito ay isang mahusay na kaalyado laban sa isang sakit sa mga tropical zone. Una, malaria. Gumagana din ito laban sa mga manas mula sa mga virus, fungus at infection tulad ng magnesio 23%, cardiovascular health sa pamamagitan ng sampalok. Ang prutas na ito ay napakayaman sa flavonoid at polyphenol na mahusay para sa pagkontrol sa mga antas ng HDL, LDL, mabuti at masamang kolesterol. At triglycerides sa dugo. Ang binhi nito ay nagpapakita rin ng isang may katuturang epekto sa module sa immune system. O ang buto nito ay napapakinabangan din at tumutulong sa pagkontrol sa mga antas ng kolesterol, ngunit binabalanse din ang inyong mga panlaban at ang epekto nito sa inyong cardiovascular system. Proteksyon sa inyong atay. Ang isa sa mga apektadong organo sa isang system dahil sa modernong pamumuhay ay ang atay. May mahalagang papel ito sa detoxification, digestion at pinag-uutos na tulungan siya hanggat maaari. Ang sampalok ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian upang alagaan ang atay at dapat ay dadalhin bilang regular na pagkain kung sakaling ang toxicity ng atay na sapilitan ng alcohol o hindi nakalalasing na mga kondisyon ng atay. Mahalaga rin na paalalahanan na upang matanggap ang mga pakinabang ng mga ito at iba pang mga likas na remedyo, pinag-uutos na huwag ihalo ang mga ito sa pino na asukal at mga allergen tulad ng mga produktong gluten at pagawaan ng gatas. Kung sakaling gumagamit ka ng mga sampalok para sa mga dessert. Dahil ang ganitong uri ng mga sangkap gumagawa ng immune reaction sa celiac at lactose at din sa mga normal na tao na hindi papayagan ang katawan na sumipsip ng mga benepisyo ng sampalok o tamarind at iba pang malusog na pagkain. Sa panahon ng pagbubuntis, ang masarap na prutas na ito ay ginagamit ng maraming henerasyon para sa mga buntis na kababaihan laban sa mga pagduduwal, sakit sa umaga at sobrang pagkain. Ang laxative effect ng sampalok ay isa pang dahilan para pangasiwaan ito palagi dahil ang TB ay isang karaniwang problema na naroon
sa karamihan ng mga magiging mga ina upang harapin o maiwasan ang pagdudual, magsipsip ng sapal ng direkta mula sa prutas. Ang lasa ay maaaring maging mapait at mahirap na ipasa, kaya ang paminsang-minsang ito ay iminumungkahi para naman sa ikalulusog ng inyong panlasa. Ang pagkakaroon ng akne. Gumamit ng sampalok, ang pagkain ng sampalok ay may maraming pakinabang para sa iyong kagalingan, dahil ang karamihan sa mga isyu ng kalusugan kinakaharap natin ay direktang nauugnay sa mga motibikong karamdaman sa talampakan na pamamaga, at ang mga pag-aari ng prutas na ito ay pati na ang mga maraming iba pang mga likas na pagkain. Pag shutdown, ito ay permanenteng hindi balance na kung minsan ay magiging sanhin ng kahit na pinsala sa ating balat, kabilang ang acne. Gumawa ng isang lutong bahay na tamarind at turmeric paste kung sakaling may mga problema ka na may kaugnayan sa acne at pimples. Mayroong isang madaling solusyon na makukuha mo ang iyong sarili. Paghahalo ng isang kutsara na katas ng sampalok at isang kutsarang o isang tablespoon yogurt at kalahating teaspoonful purong turmeric powder. Ang mga sangkap na pinagsama ay lilikha ng isang homogeneous paste na maaari mong ilapat sa isang mukha ng 10 o 15 minutos. Idagdag ang mapagkukunang ito sa isang cutis healthcare seat, at ang iyong mukha ay magiging mas bago at mabago. Mga benepisyo laban sa pagtanda. Karaniwan sa makahanap ng marami mga tao na gumagastos ng mga kapalaran ng mga produktong pampaganda, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi pinapansin o pinababayaan ang kapangyarihan ng kalikasan na maging walang gulo. Ang pagkonsumo ng bata ay isang madaling pagpipilian upang mapanatiling malusog at bata, dahil ang mga antioxidant nito na pumipigil sa pagtanda. Ang paggamit ng isang paste na nakabatay sa tamarind o sampalok sa iyong hiwa, tulad ng pinaliwanag namin bago, direktang madaragdagan ang benepisyo na ito sa iyo. Ang sampalok para sa kontrol ng timbang. Ang labis na katabaan ay hindi sanhin ng labis na pagkain. Ngunit din dahil sa mga sakit na motibiliko na pumipigil sa iyong katawan, naggumagamit ng enerhiya at taba mula sa pagkain ng tama. Upang harapin ito, kailangan nating panatilihin ang isang physical na proactive na pamumuhay. At kumain din ng mga malusog, ipinapakita ng sampalok na mag-regulate ng metabolismo ng lipid, pagtanggal ng detoxification at tamang paggamit ng nakalalason at malusog na taba ayon sa pagkakabanggit ng dalawang paraan. Ang kalikasan ay maaaring maging pinakamahusay na kaalyado upang mapanatiling malusog at masaya ang pamumuhay sa araw-araw. At iyan lamang po ang ilan sa mga maibabahagi ko tungkol sa sampalok. At sa mga susunod nating vlog ay ipapahayag natin kung ano naman ang pakinabang ng iba pang mga halaman. At iyan lamang po. Maraming salamat. God bless you sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalainawa kayo ng ating Panginoon.